station number one. SM Radio Station. Love Radio. Hey, tambala na! Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Maganda, 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 magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's a happy Lunes. Concern na, no? Oo nga eh. Concern kami sa iyo, partner. Bakit, partner? Buti nga, sabi, nabanggit mo, tag-ulan, magandang kapote yung suot mo. Hindi, concerned kami sa iyo kasi huwag kang masyadong malikot. Pag sumabit siyang damit mo, baka magtalsikan yung botones. Sige ka, bra na lang yung matira. Parang anytime kasi sasabit eh. Nakita ko nga nung papunta siya, parang parasyot na. Ano yan? Kasi tag-ulan na, diba? So pang ano yan? Pang kumot? Iba't ibang purpose rin. Pang kumot? O di naman kaya kapag ka kumakain ka tapos meron kang mancha ng spaghetti, pang napkin. Parang yun yung short niyang maalala mo yung mga detective dati. Mga secret mga secret agent. Yeah. In trench coat. Naku, pag nagano, pag malakas ang hangin sa labas, huwag ka rin lalabas. Oo, kasi baka kapitan nila ako, akala nila saranggola ka. O kaya kapag ka bumilog ng bongga, akalain nila, alin yung malaking payong? Micromatic. Good morning po sa iyo, Kavision, na nalalurkey dahil sabagat because inulan ng iyong weekend. Yes. Inulan ng iyong outing. Inulan ng iyong event. Nako, nakakalurkey. Ang lakas ng ulan kagabi, as at, in. At tanong ba, nakapag-swimming ka na ba? Hindi nga eh. Doon ako nalalurkey. Sabi ko, nako, talagang tag-ulanan. Hindi pa ako nakapag-swimming. Oo nga. Pwede naman yung iba sinasamantala sa harap ng bahay nila. Tumataas din naman daw ang tubig pagkatapos ng malakas ng ulan. Ay, nako, kalurkey talaga. Oh. It's ano eh, mukhang papunta na talaga tayo ulit sa rainy season. Yes. Ang lakas ng ulan kagabi. Oo, la, yung mga kidlat. Buti hindi ka inatake sa lakas ng ulan. Kidlat ang inyo. Nagtago ako sa kuweba. Kasi ang lakas yung galit na galit. Yung parang talagang may bagyo. Ganun yung datingan. Oh, parang ang daming gumagawa ng kasalanan kagabi. Kinatakot po kayo. Ganun ang mga eksena, kalurky. Yeah. Okay, ingat tayo ngayong panahon ng tag-ulan. Sabi nga nila, di ba, mas marami ding sakit ng sumusulpot. Mm-mm. Kapag ganitong tag-ulan, ubo si po na di matrangkaso. Nag-shift yung panahon. Correct. Yes. Yung amoy ng alimuom, yan yung diba? Mga iniiwasan kasi malakas daw yan na magbigay ng mga sakit. Tama. Ang kawawa nito, yung may mga asma, ito yung panahon na talagang atakihin sila. Tsaka uso din dito, yung alipunga ngayon, di ba? So yung asma kaya, okay, ano pangyayon yung alipunga sa'yo. So ingat kayong dalawa. Ito yung panahon na, ito yung panahon na uso kayo, yung mga sakit nyo naglalabasan, yung mga skin disease. Basta ingat po, ang hirap talaga na may sakit, promise. Alam mo, totoo yan eh, na mas okay na yung walang pera kaysa may sakit. Totoo kasi yan. Kasi kapag ka merong may sakit, kahit merong kang pera, ano yan eh, mauubos eh. Tama. Meron akong kakilala na talagang mayaman sila. Naghirap sila nung yung ano nila, yung nanay nila na ospital, tapos nagkasakit. Tapos syempre kailangan nilang gamutin. Oh. Lahat ng savings nila napunta doon. Ito dati na pag-usapan namin to, tanghenyo, absent kaya tayo, inasma kaya tayo. Sinabi namin noon na what if matanda na tayo? Tapos mga ganyan edaran mo, ganyan tanghenyo. Tapos may sakit tayo. Gusto ba natin na anuhin pa ta? Ano yung napag-usapan natin na i-elongate pa ng bongga yung life natin at or, expense of yung ano, yung mga ipon, yung naipon mo na para sa mga anak mo, para sa ikabubuti nila, magagastos. O kaya sa isang option is putulin na agad yung buhay mo para hindi na maghirap pare-pareho.
Yun yung dalawang option. Ganun. Matik naman din yan sa ating mga Pilipino. Na gusto natin, oo, na gusto nating patagalin ang buhay. Ganun. Pero ako, ito yung sinabi ko kay... Ang naging decision niya ay... Ang naging decision ko ay, kung halimbawa yung talagang tipong papunta na talaga doon. Mm. Sabi ko kasi, kung halimbawa kita-kita nyo naman na masiglang-masigla pa. Kung ibig sabihin nun, mabubuhay pa yan. Tulungan nyo muna mabuhay. Pero kapag ka nakikita ninyo yung papunta na doon, malalaman naman yun. Tsaka magsasabi naman yung doktor, di ba? Pagpapunta na doon, ang sa akin, ang desisyon ko doon, wag nang pahirapan yung mga taong maiiwan. Kasi ako, ang dami, kumbaga by that time, I'm sure, ang dami ko na napagdaanan, I've lived a full life. Mm. Ayoko kota naman, ka na, nasulit na, mo na. Oh, pero wag naman yung nakatumbs up. Pero yun nga. Doon. Dapat laruhin mo yun para malinaw ito sa pamilya mo. Kasi sinasabi ko nga sa inyo, kasi just in case hindi ako nakakapagsalita na, kayo yung magbigay ng mensahe sa pamilya. Kasi sabi ko, basta ang importante, yung hindi na talaga, talagang wala na talaga, yung papunta na talaga doon. Oo. Pero kapag halimbawa, kita nyo, kumakain pa ng malakas, naglalakad pa sa aisle. Nag-order pa ng Ken, papadeliver pa sa KFC, di ba? Huwag naman, tulungan nyo pa rin. Mga walang ugali yung pamilya. Sige, pero tuluyan na po natin yan. Kasi nakaabang doon sa mga ano mo eh. Sa mga naipon mo. Buti sana kung makukuha nila, di ba? So, ang tagubilin bang ito ay... Hindi, wala lang. Sinasabi mo para pag nagtanong ang pamilya mo at pamilya ng asawa mo. Yan, alam nila kung anong gagawin. Yan. Pero tama si Tangyanyo, it's human. It's, hindi ko alam kung baka nature ng mga Filipino. Mm. Hindi. Mostly Filipino. Mostly Filipino kasi madami akong kakilala na nasa ibang bansa kapag tumanda na wala na silang pakialam eh. Pero tayong mga Pilipino talagang, lalo pa ano tayo, clingy tayo sa mga grandparents. Yan, di ba? Talagang ano tayo. Totoo. Close tayo sa kanila. Yung extended family. Corrected ba yung grandparents yung nag-aalaga sa mga apo, di ba? Mga ganun. So, totoo yun. Paano mo nga naman may enjoy ang iyong wealth if you're not in good health? Mm-mm. Totoo yun. So, pag nakita nyo po na nagkakagulo yung pamilya nyo kapag nagkakasakit kayo, yan, magtagubilin din po kayo. Hindi, ang sinasabi lang natin, iwasan na lang magkaroon ng ng sakit kasi mauubos niya talaga yung pera mo. Promise. Kahit, parang feeling ko kahit na marami kang savings, lalo na depende sa sakit, ano niya talaga eh, kukunin at kukunin niya talaga, hihigupin niya lahat. Yan kasi mali ko minsan na parang sobrang focus ka sa trabaho mo. Mm. Trabaho ka ng trabaho, nakaipon ka na malaki. Pagdating ng araw, magkasakit ka, yung pinag-ipon mo, yun yung gagastos sa'yo. Ito yun. Actually, nangyayari talaga yun eh, ganun talaga. Pinaghahandaan niyo ba yung aspektong yan? Ako, pinaghahandaan ko talaga yung retirement. Matagal ko nang sinabi yan na kung meron akong, kung nag-iipon ako, syempre, pag-iipunan mo yung pag-aaral ng mga bagets, ganyan. Pero, ang talagang pinag-iipunan is retirement. Kasi, lagi kong iniisip ganito eh, hindi ka naman sigurado na magiging magandang kapalaran ng mga anak mo. At diba? Hindi ka rin sigurado na mababait sila pag nagkaasawa sila. Totoo yan. Alam mo yun, alam mo nga, halimbawa, mabait sila, pinalaki mo mabait. Eh, paano kung halimbawa, nakapangarap ng ano, na mahirap pa sa daga. Oo. Diba? Maginapuan ng matinding pagmamahal. Correct. Correct. Pero, diba yung ano, yung gwapong-gwapo kahit walang pera. Diba? Oo, totoo yung nakapangasawa ng loko-loko. Hindi mo masabi. Talikuran mo na pamilya mo, sa akin ka na sumama. Tama. May ganun eh. Tama. Oo, diba? E di syempre, by that time na may edad ka na, wala ka na rin naman trabaho, wala ka na income. Mm-mm. So, alam nga namang, problemahin pa nung anak mong nakapag-asawa na nga ng loko-loko, yung ikaw, di ba? Tapos ikaw din mismo, makakaramdam ka ng kawawa naman ako. Mm-hmm. Kinalimutan na ako. Tapos kung pag-arali ng anak ko, pinalaki ko na maayos, kinalimutan din lang ako. Kinalimutan na ako ng anak ko, ganyan. O, eh, pero kasi hindi natin masasabi yung kapalaran nila. Mm-hmm. Eh, swerte, kung halimbawa, ang kapalaran ng mga anak, eh, talagang maayos din. At kapag ka nangailangan ka ng matanda ka, eh, merong ibibigay. Eh, paano kung hindi? Yung kawawa ka. So, dapat mapaghandaan retirement. Retirement. Yun yung para sa akin na pinaghahandaan. So, ito, pagdadala ka sa ospital, nando na lahat, no? Mm-hmm. So, sige, alam na namin at ang gagawin. At least alam ko. Alam na namin ang gagawin. Para sinisigurado natin, ikaw ang mauuna. Imposible yun. Ako ang pinakamasamang damo.
Nakaka-learn. Pero maganda yun, maganda yun. At yun least, yung feeling ko. Malinaw, nakalatag doon sa mga, pwedeng sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, pwedeng sa kamag-anak mo, o sa best friend mo na, uy, pag may nangyari sa akin masama, alam mo ang gagawin sa pamilya ko. Alam mo ang gagawin sa akin if in case na sa ospital ako at hindi na ako makapagsalita. Yan. Diba, na meron akong retirement funds. Yan. Ito ay mapupunta sa panganay ko, ito ay mapupunta sa asawa ko. Grabe, magbili. Oh. Ang dami-dami, no? Hindi ko naman sinabing madami, ay, partner. Parang ang dami mo. Parang hindi ako nakarelate sa'yo, partner. Wala nakarelate. Ikaw lang naman yung madaming ano, yung mapapamaman. Kamino tanghenyo, wali. Parang sinabi mo yun, nagubilin. Hindi ko pinag-aadad retirement ko. Hindi ko ibig sabihin, kung merong iipunin, yun yung para doon. Kasi hindi mo talaga masabi. Wala lang. Kasi kapo, nung nagsimba ako, sabi nung pare, na parang letting go is not easy. Totoo naman. Alam natin yan. Lalo ikaw na pinagdadaanan. Lahat ng klase ng letting go. And isang paraan, isa sa mga example ng letting go is letting go of your child. Kung kailangan niya ng gumawa ng sariling pamilya. Tama. Diba? Talagang napakahirap noon. And that means na kahit na kapag humiwalay na talaga siya, syempre yung pagmahal ka niyan, bibigyan niya yung kailangan mo. Pero syempre, hindi rin naman lahat. Diba? Tama. Meron lang ding hangganan. Mabuti kung, yun nga eh, mabuti kung mayaman siya tsaka sobrang bait na talagang ikaw pa rin. Eh, paano kung hindi? Paano ako napunta dun sa lalaking walang pakialam sa magulang? Alam mo ba? Yung lalaki, hindi lumaki sa mga magulang. Kaya wala siyang parang soft walang heart para sa parents. Paano sabihin niya, ako na yung bagong pamilya correct, mo. Hayaan diba? Mo sila. Oo. Pero yun ang katotohanan. Yun talagang katotohanan. Parang ikaw, in the same way na umalis ka sa pamilya mo, diba? Aalis din yung mga anak. Ganun. So paghandaan po natin ang ating pagtanda. Yun lang. Kung madami kang pera, eh di bongga, madami kang hahandain. Kung wala, eh di kahit ano na, 2250. Pamasahe pa meron, uwi. Diba? Pamasahe pa uwi. Diba? Ano masasabi mo dyan, Tanghen? Anong opinion mo tungkol dyan? Well, ang masasabi ko lang, tama yun na pinaghahandaan natin kasi hindi natin malalaman yung kapalaran ng mga anak din totoo natin. Totoo yan eh. Kasi problemado na nga siya, nadagdagan pa nilang problema mo. Correct. Kaya dapat paghandaan yung sarili para hindi kayo malagay doon so sa ikaw, isang sulok. Anda ka na ba, Tanghen? Kasi nandiyan ka na sa edad na yun eh. Kami kasi mga ano pa to, another 40 years. Yan, diba? Yan. May ano pa, may lakas pang natin yan, pura. Yan, marami-rami pa. Yun nga lang, ang sad truth about it is, hindi din naman tayo mayaman para maghanda. Tama. Ay naku, ito, napapasok na yung mga Nicole, Chris, Tanghenyo. Baka gusto nyo kumuha ng insurance. Yan. Pero sa totoo lang, ang magandang insurance na kunin mo yung sa mga anak mo, yung educational. Para ano, kasi actually, ang obligasyon ng mga responsibility talaga is makapag-aral sila eh. At kapag natapos na sila, dapat, hindi mo na mapabayaan. Pero ibig sabihin, in the same way na nung nakatapos ka, naghanap ka ng trabaho to fend for yourself, ganun din yung dapat gawin ng mga Janakis. So, pwede din yun. Iba't kasi iba. Kasi magkapagpatapos ka ng college, million ang kailangan mo eh. Negosyo din eh. Nakakapanghina talaga. Pero kung maliit lang yung anak mo, tapos kunan mo na ng educational, mga siguro sabihin natin 1-5-2005, pwede din makakatulong na rin din. O sige, so kanya-kanyang paraan, kumbaga parang kanya-kanyang priorities. Totoo yan. Basta ang mahalaga talaga, merong isuso, yun naman point nun eh, may kahit pa anong itatabi for the rainy days pag nagkasakit. Yan. Pag nag-tuition. Ako, tuition na! Importante yung pagsusubi talaga. Yung pagsusubi, importante lahat yan. Meron nga akong kakilala eh. Pasensya na po sa mga kakilala mo. Sinichismis mo araw-araw. Ano naman daw yung kakilala mo? Itong, ganun din. Hindi siguro niya napaghandaan. Maaaring at that time, kinulang din sa funds. Mm-mm. So, yung nanay at tatay niya, gumakatok sa bahay ng mga anak. Literal, teka, pupuntahan ko yung panganay ko. Hihingi ako ng pambayad ng electric bill. Mm-mm. So, katok, anak, baka naman may ano. Ito pa, humingi sa pangalawa. Uh-oh. Pinagtabuyan yung yung nanay. Pwede namang sabihin, nay, wala. Kailangan may tabuy-tabuy. Hindi ito. Kakapanood yan ng mga teleserye. Yung kasi paborito mong anak.
Oo, tapos, totoo yun ha. Totoo yun. Talagang pinagtabuyan. Humihingi lang naman ng pambayad ang ng kuryente. Tapos pumunta din dun sa pangalawa, anak. Baka naman ano, kahit hindi naman buong bill daw yung babayaran, kahit porsyento lang. Ay, wala nga akong pera. Matagal pa yung sweldo ko. Madong ka doon sa bunso lumapit. Mm. Pagdating sa bunso, wala din binigay. Ayun na. Kasi wala pa akong trabaho. Man, nag-a-apply pa ako. Oo nga naman. May point din yung... Kasi ang electric bill pala, 50 mil. Isipin mo yun, malungkot na katotohanan kasi ikaw, di ba, tatlo yung nilapitan mo, ni isa man lang, wala man lang naging malambot ang puso para sa'yo. Talagang pag-uwi ng bahay, nag-self-pity. Nag-self-pity, nag-walling, oh, dami, oh. Nagkakayo sa likod, kaka-walling, walang tigil. Di ba, so, ayaw natin dumating na pagtanda natin, eh, ganun din yung ma-experience natin ng kagaya sa kakilala ko. Electric bill lang yun. Paano nakaka-walling nga dun? Yung iba pang mga ano, yung mga iba pang pangailangan, di ba? Paano pag nagkasakit? Pag nagkasakit ka, yun ang mahirap doon. Baka unisa sa tatlong anak mo, eh walang mag-alaga sa'yo. So, yun yung sinasabi ko. Hindi naman siguro, hindi siguro sa masama silang mga anak. Hindi sa kinakampihan ko yung mga anak, ha, kasi hindi ko naman kalala yan, eh. Pakialam ko naman sa mga friends mo, partner. Hindi sa kinakampihan ko sila. Kaya lang kasi, baka naman kasi wala talaga. Kaya yun yung sinasabi ko na whether, ito din eh, whether isa, dalawa, limampu o anim na po yung anak mo, in the end, di ba, kayong dalawang mag-asawa yung magkasama. Kaya nga, di ba, napag-usapan na natin dati in the hierarchy, yung sa anong tagalan yung hierarchy? Sa pagkakasunod-sunod, hindi ko alam. Pagkakasunod-sunod na importansya. Di ba, mahalaga yung love for God, love for husband and wife, then love for the child. Kasi kahit nga isa o kaya 15 yung anak mo, lahat yan eventually they have to leave. So ang matitira sa loob ng bahay, kayong dalawang mag-asawa. Kapag kayong foundation ninyo, wale, ngangi. Diba? Good luck talaga. Kasi aalis talaga sila. Yun nga eh. Yun yung masaklap dyan eh. What if kasi partner, yung tatlong anak ng kakilala mo, what if walang, wala, ito na nga bunso, walang trabaho, eh anong mahihita mo? Eh yung dalawa, paano kung higaus din, tuition, alam mo yun, wala din. Yun talaga. Ang masaklap din doon sa kakilala mo pag kailangan siya ng anak niya. Ng pabor, automatic lang dyan. Yan. Yun ma, nagaway kami ng asawa ko. Oo, baka pwede ba makikulog muna. Tapos ikaw naman open hand, naday ka eh. Ay, nako. So, paghandaan talaga dahil natin ang future. Nakatakot ang pagtanda. Nakaka-lurking. Totoo yan. Well, ang gusto nating maghanda para sa future, kaya lang, alam mo, sobrang saklap ng buhay eh. Gusto mo maganda para sa future, pero yung sweldo mo, sakto lang. Ano yung susubi mong part? Or siguro hindi lang tayo financially literate, 'di ba? Yung mga iba kaya nila eh. Ayan talaga nga. Tumatawag na nga, nagte-text na yung mga ano. Mga friends natin from insurance. From the insurance company. Tell ano, let me tell you how. Yan, literacy baka mo. Right. Life coach na. Yan, 'di ba? Tulong din naman kasi talaga sila. Tama. So, huwag na nga natin isipin. Hindi naman natin sure kung dadating tayo din sa point na yan eh, di ba? Sabi nga, if you fear something, kapag ka, natatakot ka sa future, parang twice yung ano nito eh. Twice yung effect sa'yo. Kasi yung present mo, hindi mo na na-enjoy. Kaka-fear ng mangyayari sa future. Correct. Hindi naman, 'di ba, parang it's okay to save. Ito na naman yung ano eh, yung ano ba talaga, magsi-save o YOLO? Correct. 'Di ba? Minsan stuck tayo between ano eh, 'di ba? Ano ba, magsi-save pa tayo o YOLO? YOLO. Kasi totoo naman eh, 'di ba? Anong assurance mo na save for the rainy days? Totoo, 'di ba? Kasi totoo naman din. Anong assurance natin lahat gigising tayong lahat bukas? Ang daming pwedeng mangyari ngayong araw na 'to eh, 'di ba? So alin nga ba? Nakakabaliw po mga kaibigan. Nakakabaliw po mga kabisyo. Siguro gutom lang po kami. Moderation. Ayon sila sa pinaka-evident dyan sa lahat. Pag ikaw ay hindi ka madamot, okay ka sa ano, yung blessing ko minsan nagigipit ka, bigla nilang may dumadating. Yun ang maganda so, din. So tatlo na siya. Tama. YOLO, let's prepare for the future. And magpakabait ka na lang para kapag ka nangutang ka, madali. Yan. Totoo yan, di ba? Totoo yan. It takes to be kind. Good karma, in other words. Truth. Oh, bala na kayo. Nakakainis isipin. Basta kakadagdag pala ng stress, no? Correct. Ang daming isipin. Ang hirap talaga maging matanda. Ang hirap talaga. O, totoo yan. Diba dumadaming responsibilities? At saka dumadaming isipin. Nung bata ka, wala ka naman masyadong isipin. Na kaya. Isa dyan sa problema mo, yung maintenance mo. Yeah. Oh, well.
Uy, batiin ko lang na maganda morning and happy birthday si Edgar na nakatutok sa atin ngayon. Hindi ko na kung yung abilida niya. Na pinapabati si Ma'am Honey Allende and all employees in 7-Eleven Ortigas Head Office. Good morning po. At lahat ng mga nandiyan sa MLQ High School teachers sa Caloocan City. Roberto Family, good morning. Happy birthday! O siya mga kabisyo, mamaya alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo, mga kabisyo. Kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, GBGB lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na maliba. Yun! Ang programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng... Always your number one. SM Radio.